Hello guys, kain po tayo. Binigyan po ako ng aking kaibigan ng sa Bicol eh. Talbos kamating kahoy, ginataan po. Tama na po itong ulam, masarap pa. Kain po tayo, mga guys. Masarap po kumain ng pambikol na pagkain. Gulay lang po ito. Masustansya sa katawan. Apo, kumain. Talbos ng kambuting kahoy po. Bigay lang po ito. Ginataan. May kaibigan po ako, katrabaho ko si Pagdin. Nagulay po ng ano, pagdan ko sa kanya. Gulat ko na lang po, binigyan po ako nito. Maraming salamat, Kimatit. Gutom na po ako eh. Galing po ako sa duty. Sarap ko kasi. Iwanan ka na nila doon. Oras na. Nagkuha po akong sili. Oh. Sili. Masarap po magkain may sili. Sanay po ako pang probinsyang loto. Bicol, kinataan ng talbos kumting kahoy. Bigay lang po ito ng kaibigan ko. Nagulay po sila. Eh, binigyan naman po ako. Sarap po kasi may sili. Sarap po mahanghang. Hipong pa naman. Sarap po kasi manghang. Naalala ko po sa Bicol. Manghang ang ano. Yun na po, nagbibili ako ng sili para may manghang akong asawasawan. Lagay ko sa suka. Sarap po. Ay, Matit, masarap ang gulay mo. Talbos kumating kayo. Nagyan ko sili. Maraming salamat sa bigay mo. Pagpala to ng Diyos. Binigyan ako ng kapitbahay ko. Kasamahan ko po yun sa sipag. Kundi pong kain yung kanin. Tapos itong gulay. Sarap na po ang kain ko niyan kahit kaunti lang. Kasi po hindi ako nagsasaing sa tanghali.
ito lang po ay tira ng aking asawa na sabi mag-almusal ako, hindi po ako nag-almusal. Sa tinatanghalian ko na po. Kaya okay na po to sa akin, kahit konti. Kain po tayo. Mga guys, magandang tanghali sa inyo. Sa Bicol, maray na udto. Magkakan na tayo. Ito pangulay ng Pambicol. Talbos ko mating kahoy. Salam. Dito sa Cavite, Bihira po. Talbos kamuting kahoy. Ang nakakaalam lang nito, Bicol, tapos ibang Bisaya. Sarap po ng kain ko. Pag ganito po ang pagkain, magana. Ginaganahan po akong kumain. Kahit kaunti lang, busog na po ako niyan. Basta may sili. Sarap po kasing kumain. Pag gulay. Pero pag karne, saka karne at manok, o kaya yan mga ibang ano. Hindi po ako na ano, kakain. Tinitiis ko na lang, hindi magtanghalian. Pero po pag may gulay, bigay lang po to ng kapitbahay eh. Sarap po. Kasi asawa ko hindi masyado sa gulay. Dati po, ginulayan ko yan. Magsusuka. Alam po na sa umaga, hotdog, itlog. Ayan po ang alam ng aking asawa. Tapos, baboy, saka pizza, alam niya po. Tapos, repolyo. Pero ang gulay ng pamahirap, sa akin lang po yan natuto. Sinasamahan ko po ng malunggay. Kamas masarap kumain. Kamay. Alam po ang masarap kumain. Hindi na po kayo kain. Pang mahirap pong pang probinsya. Ulam. Mga guys, huwag ninyong kalilimutan. Ako po si Madam Ems. May channel po ako. YouTube channel. Ah, matulungan naman ninyo ako, mga taga Bicol. Na po kayo kain. Sarap po. Naubos ko. Sarap talaga. Sarap. Pag-gulay na talbos. Kumating kahoy. Hindi ko po ito nakakalimutan. Kasi taga-Bicol daw. Taga-Bicol po ako. Kagagaling ko lang po sa duty. Ay kauwi ko lang. Ang gagampanan ko naman po ngayon pag-uwi, maglaba. Tapos maglinis. Kasi para bukas, iba na naman gagawin.
Harap po. Ito po atsara. 80 po ito dito. Eh, salamat po. Aking titikman ko, masarap. Kasi sa Bicol, maraming lahok ito. Sa panahon po kasi ngayon, napakamahal ng mga bibilihin. Ay, simple po ang ganito. Mahal na din. Ako si Madam Ems. Ako po yung naghihilot pilay, magtaas ng matres, hilot ng mga bata. Ako po ng bana sa magulang ko. Titikman ko po ito. Masarap. Tipid po ito, siguro ito sa ano eh. Pero ang carriage niya po ay aliliit. Ito po ang atsara. Sarap. Tinda po ito ni Tatay Adora. Masarap po ang atsara nila. May sangkap kompleto. Tama lang ang ang asukal at suka. Harap po. Hahanap-hanapin ninyo to. Pag natikman po ninyo. Ito po kasi sa Cavite. An atsara, lasang-lasa ang tamis. I-mix po yung suka, asukal. Wala lang po tong sili. Sa mahal po ngayon, walang sa mahal po ng papaya. Ang papaya po ay binibili. Tapos ang carrots, inayad-yad lang po. Pero okay po, masarap. Panggawa ni Nanay Herme. Gadget ng papaya. Sarap. Masarap po. Maraming salamat. Prove. Tama po ito sa prito. Adobo. Tama po itong pambaon ng aking asawa. Kasi ang ulam niya, prito. Minsan po adobo. Pag may natitira po siya, hindi ko po kinakain. Naghahanap po talaga ang katawan ko gulay. Hindi po ako masyado sa karne, sa manok. Wala po akong hilig dyan. Gusto ko po lang po gulay. Kaya naisawa ko, pipritoan kong minsan itlog sa umaga. Tapos ang baon niya, pritong isda. May preto pa ho yan na
itlog. Kasi pag nadating niya doon sa opisina, akain pa ho yan. Bago pumasok. Pero dito, pag pinapaalis ko, alaga ako po siya lagi eh. Tapos tinatanong ko siya kung may nararamdaman. Hinihilot ko lang po. Kaya pinahaplasan ko lang po ng langis. Minsan pag sobra ng ano, yan pong herbal, amo po yung sambong. Sa Bicol ay lakad bulan. Kaya natuba-tuba, lalaga po yan, yung tuba-tuba. Arthritis, diabetes, lahat po na sakit. Iinom ka lang po niyan. Alam po sa Bicol, pan ano lang yan sa pilay. O nga, pilay, sa lamig. Panlagay. Marami pong ano, ang buyo naman po, sa hangin. Buyo na may luya. I-aplas mo po yan. Lalo na pag na-stroke, kailangan yan may luyang may buyo. Sarap. Pinakamasarap po ito. Ito po negosyo ni Nanay Herme at ni Tatay Adore. Ito po yung kung sa ano dito sa Jiki. Siya na, mataas naman po ang tungkulin niya. Po nagtinda nito. Lahat po minsan favorite po ito ng aking asawa. Kasi minsan inaadubuhan ko o kaya piniprito ko. Kaya mataba po ang aking asawa. Dahil hindi ko siya magpabaon man ako, pinupuno ko yung baonan niya hanggang hapon. Minsan daw tanghalian niya lang hanggang tanghalian. Natira daw po siya kasi panghapon na, ay hapon na merienda niya. Pero may pera naman po. Hindi ko po, ano, tinatanong ko, binibigyan ko po siya ng allowance niya. Minsan nasabi siya, ubos na ang pera niya. May nagpapahilot naman po sa akin. Nabigay, binibigyan naman akong 200. 100. Pag-service po talaga. Kasi nag-service po ako. 2-5. Oras lang po yan. Dapat po massage lang. Dala ko po yan, massage. O sa oras lang po yan. Pag nakalabis po ng oras, eh di 3,000. May nagpapilot po dito, hindi, ano, pag nagpa, ano, sa kanila, service, 2-5 po yan. May minsan na 1-5 lang. Tatlong oras lang. Tatlong oras lang po. 2-5. Yan po ang ano ay malaking tulong na din po sa aking asawa. Nasabi niya siya nakakatulong ako sa ano. Hilot lang po pag massage. Iba naman po makina po kasi ang ginagamit eh. Ang iba po ayaw ng makina. Alam mo pa yung panghilot ko nandito. Teka lang po. Ito po yun, pang massage.
3,000 ang bili ko nito. Ay bawi ko naman po sa isang hilot ko lang na 3 oras. Ay bawi naman po sa hilot. Ito po ang pang-massage. Ito po nang narinig. Paano ginagamit? Ay, ito po. Ginagamit lang yung hilot. Binubuhay po nito ang mga litid. Mga litid po. Binubuhay. Ito, pipindutin. Ganon. Minsan gaganonin. Kasi po ito, langisan lang po ito. Kailangan to lalangisan. Di po ito basta-basta gagamitin. Hindi, ano, ay pang-massage po ito. Ito po inagulong. Ito, ito. Sa buong katawan. Ang 3 oras ho nito. Tapos, ako po kasi, bukod sa hilot nito, sinasamahan ko pa po ng kamay. Pagkatapos nito, 3 oras, sinasabayan ko para yung lamig ay mawala. Kasi yung lamig natin sa likod, natuos po sa ulo. Sikmura. Yan po ang lamig. Siyempre, hindi natin maiwasan. Katulad ng mga nagaanak. Hilot ko lang po yan. Hindi ko minamassage. Buong katawan po, hilot. Sa bagong panganak. Kaso po, pag siyempre, ang bagong panganak, 3,000 nga naman. 3 hilot ko po yan. Buong katawan. May kasama na po yung paligo. Mabilang ng ano. Kung may kasama pong paligo, tanggalan po ngayon, 3,000. Paliguan, papaliguan ko. Pagkatapos ng ligo, last na hilot, pang-apat. Yan. Binabayaran lang po kasi kung ano, siyempre, pagod po ang pagod. Ikaw kaya mag, siyempre pag ginaghilo tayo, di ba, hindi makabasa ng kamay. Ay buong katawan, massage, yung likod. Tapos, eh, siyempre ito, kung hindi buntis. Ang buntis naman, inaayos ko yung, dito sa tiyan, yung baby, para tuwid, makalabas. Hindi siya balok, ay ano, hindi siya, yung sabing suwi, nauuna ang paa, eh hindi, pinabaikot ko lang po yan. Ito po, yung ano namin. Lalagyan ko lang po itong langis kasi hindi ito masyadong naanohan ng langis. Bihira ko po kasing gamitin yan kasi ang karamihan ayaw man mag ano nito. Ang sabi nila, yun na lang nanay, ano, kamay mo, o, di siyempre kamay. Yan ang ano ko. Kaya bihira ko itong magamit. Eh, kailangan ito linalangisan eh. Langis kasi para madulas siya. Alaga ko ho yung gamit ko. Hindi pwedeng hindi ang ano. Ang langis ko naman po ay mabango. Na lagi po itong langis na ito nasa imahin ko. Tawas po, ang tawas sa akin, pwedeng yung apoy, pwede yung itlog. Kitang-kita po sa itlog kung sa ano sa tawas mo kung dinalaruan ka o ano, kita po 'yun. Po kasi ang tao may minsan nagkakamali.
sa isang tao, nagkakamali yan. Minsan, may sinasabi na hindi maganda. Kaya dapat sa tao, yung maganda po ang sasabihin. Kasi mahirap po pag nagbitaw ka ng ibang salita sa ibang tao, yan po yung ano, pamali. Madulas tuloy ang aking kamay. Minsan hindi ko na ito sinasarado eh. Naglalak. Madulas po ang kamay ko. Ay ito ho ay ano. Madulas. Nakatingin po sa akin ang kapitbahay ko. Kung ano pong ginagawa ko. Pero hindi pa po ako nakapaghugas. Dulas. Hindi pa kasi na ano. Dulas. Madulas po eh. May pong ganito, 3,000. Nakapagpundal po ako nito eh. Sa hilot lang eh. Nakapagpundal po kami ng gamit. Pag may na ihilot-hilot. Matigas ah. Kasi po pag ano, di ko na po ito nagagamit. Ay ayaw man magpag ano ayong iba. Para mag maglalaba pa po ako eh. Try na ba ho sa kayong sinuot kong itong uniform sa sipag. Saka ako na ito bubuksan. Paghilo. Yan po. Massage. Sa katawan. Diyan. Tapos hilot. Ulo, hanggang dyan, pababa. Mas maganda po kasi nahihilot. Nabubuhay yung mga ugat-ugat na
parang hindi na nagana kasi minsan bara-bara. Saan po kasi para ang mga litid natin to? Ayan. Kailangan pong hilutin. Hinihilot po yan ng pag may mga ano sa katawan, langis ang hinihilot ko. Langis buong katawan. Yan naman pong gustong mangana ay hinihilot ko din po para bumuntis. Marami pong nagpapailot sa akin. Hinihilot ko naman. Minsan na mapunta dito, buntis na. Nagugulat na lang po ako. Minsan, siyempre sa tao, hindi ko na minsan makakilala kung nagpahilot pa ga dito o hindi, sabi na lang sila, ako yung nahihinilot mo, ganun sila. Pero hindi ko po malilimutan yung ulam na pamprobensya. Talbos kamating kahoy na ginataan na may hipon na malilinggit. Ayan po si Kuming, si Chay Chay ko. Ang bait po niyan. Hindi po yan nakain ng nasa lamisang kahit iwanan mo ang isda tapos yung karne, hindi niya po yan kakainin. Mag-antay siya kung bibigyan mo o hindi. Sana po bumili po kayo nito. Oh. Napakasarap ng atsara. Sarap po to sa adobo. Adobo para pampaalis ang umay. Ako po na kasi dati sobrang man din po akong taba pero nagbabawas po ako. Kahit po hindi ako ano, wala man po akong nararamdaman. 57 na po ako. Pero ito, malakas pa rin, oh. Nagihilot po ako, sarili ko. Kung ako po nagagamot, nakakagamot sa iba, nagagamot ko po ang sarili ko. Kaya ako, nakapalayo sa aking magulang, nagamot po ako talagang ko sa sarili ko. Kaya ito po si Madam M, sana po tulungan ninyo. I-subscribe naman po ninyo. Subscribe. Tapos, i-follow naman po ninyo ako sa aking YouTube channel. Sana po tulungan naman po ako ng mga taga-Bicol. Sana po nabubulol-bulol ako kasi hindi ko, minsan gusto ko magsalita na lang taga-Bicol. So po, sabi ng aking asawa, Tagalogin kasi baka daw po kung ano ang sinasabi ko. Yan naman pong asawa ko ay hindi ko naman napapabayaan kasi pag nag-alis po ako, sasabihin niya, hiwalayan mo na baga ako dahil wala na akong lakas na mag-ano sa'yo. Hindi. Minahal ko siya. Inaalagaan ko. Pag okay naman po siya eh.
Lagi po siya malakas. Ma'am, ako po'y magpapaalam muna saglit at ako'y may labahin. Maraming salamat sa inyo lahat. Sana po, tulungan naman po ninyo. Kung kayo po magpapagamot, nandito lang po ako. Ito po si Madam Ems, nagsasabing tulungan ninyo sa akin channel YouTube. Maraming salamat ha. Bye-bye. It's a prank. Sana po, it's a prank. It's a prank. Bili po kayo nito, ha? 80 lang po ito, 80. Sarap naman po. Napakasarap. Maraming salamat po.